Bumagsak ang linya ng kuryente at komunikasyon sa Batanes kasunod ng hagupit ng bagyong Julian. Rumagas ang baha rin ang dala ng bagyo sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ganyan katindi ang hampas ng baha sa bayan ng Uyugan sa Batanes dulot ng bagyong Julian. Kaya ang truck at ambulansya sa naturang bayan lubog sa baha. Sobrang lakas na po ang bagyo dito sa Batanes. Sa sobrang lakas ng hangin, winasiwas ito ang mga puno sa bayan. Ganyan rin ang tagpo sa bayan ng Basco kung saan halos lipa rin ang mga puno sa lugar. Isang 5-seater plane naman ang wasak sa Basco Airport dahil sa lakas ng hangin. Nagliparan naman ang yero sa bayan ng Sabtang. May ilang parte sa Batanes ang nalubog sa baha, pero ayon sa Batanes PDRRMO, mabilis din daw itong humupa. Sa ngayon, bagsak ang linya ng kuryente at komunikasyon sa Batanes. Ramdam din ang lakas ng hangin na dulot ng bagyo sa bayan ng Calayan sa Cagayan. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga residente, manatili sa loob ng bahay. Bagong tanim lang po yung mga palay na yan, pero lubog na po sa baha. Binahari ng ilang palayan sa bayan, kaya hindi na ito mapakinabangan. Kita naman ang pagbagsak ng putik na may kasamang tipak ng mga bato sa bahagi ng bayan ng Santa Praxedes. Yan ay matapos ang naranasang mud flow ng lugar. Sa bayan naman ng Baggao, kita ang pagtaas ng level ng tubig sa Abusag Bridge. Nakaranas din ang pag-ulan ng Ilocos Norte, kaya bumigay ang dike sa bayan ng Adams. Nagmistula namang ilog ang umapaw na sapa at irigasyon sa bayan ng Dingras. Abot tuhod naman ang baha sa bayan ng Bakara, kaya stranded ang ilang motorista. Isang tricycle ang tumirik sa gitna ng kalsada, kaya napilitan itong itulak ng rider. Nanganganib namang masira ang tulay sa Bangi dahil sa ragasan ng baha. Tumaas naman ang level ng tubig sa Abra River sa Banggit, Abra. Sa kabila ng paalala ng otoridad na iwasan ang mga isda at magtawid dito, may ilang residente ng isla sa gilid ng ilog gamit ang lambat. Ang mga nakatira malapit sa ilog, inabisuhan namang mag-evacuate. Gumuho naman kahapon ang bahagi ng bundok sa Likwan, Baay, Abra. Natumbang mga puno at tabunan ng lupa ang kalsada. Kaya agad na nagsagawa ng clearing operation sa mga otoridad. Matindi rin ang ragasan ng baha sa Barangay Irisan sa Baguio City. Nagkaroon naman kahapon ng clearing operation sa Bugyas, Benguet. Matapos bumagsak ang isang puno sa gitna ng kalsada. Sa pagbisita naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ng isang battery plant sa Tarlac, nag-update siya sa ginagawang aksyon ng gobyerno. Thousands of family food packs are now being prepared. Healthcare centers are on high alert and our farmers and fisherfolk are taking steps to safeguard their livelihoods. The Typhoon Julian is going to pass north of the Philippines, so those in regions 1, 2 and 3 as well as NCR and CAR know that we are not just talking about resilience. We are making it happen. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.